kapag may nakita kayong ganitong problem sa inyong mga PC, kapag pagbukas na pagbukas niyo ng PC, ganito ang naging error. Ito ang gagawin natin, guys. Tuturuan ko kayo. Samahan niyo ako paano gagawin 'to. So itong video na to ginawa ko para makatulong dun sa mga may problema na encounter. So ganoon nga, guys. Kailangan power off muna natin ang PC. Totally power off. Sa case ko, ito ay isang piso net. Sa mga personal computer, i-press nyo lang ang power off. Tapos buksan nyo yung loob. Una nyo titingnan yung power supply ng computer. Kailangan i-unplug nyo muna yung pinaka kable nya, yung itim na kable. Hugutin nyo muna, guys. Yan. Sa mga personal computer, makikita nyo rin yan. Kailangan hugutin nyo muna yan. Then, yung hard disk nyo, may power supply din yan. Yang nakikita nyo na yan. Yung may kulay na dilaw, itim, asaka puti, itim na kable. Kailangan tanggalin nyo yan, guys. Tanggalin nyo yan. Tapos, hanap kayo ng iba, kasi ang power supply, mayroon pang ibang ano yan, connector na power supply sa hard disk. So try nyo yung iba, kasi baka mamaya may naglulos dyan sa luma. So kabit kayo ng bago. Yan. Then, balik uli natin yung tinanggal kanina na kabling itim. Tapos, power on uli ang computer. Tingnan natin kung mawawala na yung problema niya. Ayun, guys. Nagboot ang Windows. So, nawala na yung problema niya. Ang problema niya, kinakapos ng kuryente yung hard disk. Ang ginawa lang natin, guys, yung kable, pinalitan natin. Kapag nalito kayo, guys, balikan nyo lang yung video. Sana makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Pakiclick na lang po yung subscribe and notification bell para po updated kayo sa aking mga video.